kapwa naghahanda na ang prosecution at ang defense para sa pagharap ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment trial. Pati ang mga ordinaryong mamamayan nag-aabang na rin sa lalamanin ng kanyang testimonya. Ang Malacanang naman, gusto lang daw marinig ang katotohanan. My report, si Sherry Ann Torres. We will present the Chief Justice. You will present the yes, Chief Yes, yes, Mr. All President. Right. Definitely. Ito raw ang matagal nang hinihintay ng prosecution, ang tumestigo na si Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial. At ang pinanggigigilan nila sagutin ni Corona ang tungkol sa di umano'y dollar accounts niya. Pero di raw nila palalampasin ang chance ang gisahin si Corona kaugnay sa iba pang articles of impeachment. Hindi dapat book ng testimony ni Chief Justice yung $10 million which was not the evidence presented by the prosecution. The bulk of the testimony of the Chief Justice should be on Article 2, Article 3, Article 7. Bilang paghahanda, grupo-grupo na raw na nagpupulong ang prosecution team. Payag daw ang prosekusyon na maupo sa witness stand si the Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros, at Kaya Natin Movement League Convener Harvey K. Pero ang iba pang ipipilit daw ng depensa, haharangin na raw nila. Ang mga abogado ni Corona, kanya-kanyang toka na rin daw ng trabaho para sa nalalapit niyang pagharap sa korte. Sa defense panel po, ang amin pong ginagawa ay prepare for the witnesses na amin pong ipipresenta sa Lunes at prepare for the worst and be ready for the best. Ang mga taong sa balita lang nakilala si Corona, nag-aabang na rin daw sa magiging pahayag ng Chief Justice. Makakatulong yun kasi parang kung ma-open yung minds ng mga tao. Siya lang makapagsalita eh. Magaling, para mapagtanggal kung totoo o hindi. Sabi ni Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, magandang pagkakataon dito na marinig na si Corona. Ang maganda nito is finally matutuwa ang mga tao. Kung matuwa ang mga tao, baka magbago ang ihip ng hangin pagdating sa tinatawag nating public opinion. Sa ayaw natin at sa gusto kasi. Ang public opinion ngayon, medyo laban kay CJ. Sabi nga ng isang eksperto sa batas na nakausap namin, magandang development ito ibinigay ng depensa na isa sa mga araw na ito. Iharap na nila sa impeachment court si Chief Justice Renato Corona. Pero hindi raw dapat asahan na bawat tanong na ibibigay sa kanya, sasagutin ni Corona. Lalo pa at gaya nila, eksperto rin ito sa batas. At alam nito ang kanyang karapatan. Dito, pwede rin daw kasing gawin ni Corona ang ginawa noon ni Yumaong Negros Occidental Representative Iri Arroyo nang imbestigahan siya tungkol sa Jose Pidal account. Kunari, ako si CJ. At may tinanong sa akin na sensitive. Na, naku, delikado. I invoke my right to be silent or not to answer this on the ground that it will incriminate me and may open me to criminal prosecution. Na ibang bagay, ah. Dahil hindi mag-criminal prosecution to. Kasi pwedeng hindi niya sagutin lahat. At hindi natin siya pwedeng pilitin. Not even the senators. Sa ngayon, marami ang nag-aabang na marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ng punong maestrado. Sherry Ann Torres, GMA News.